Ito ang result ng ika-seventh day, end of day ng progress. So lahat ng wires kinakabit na nila. May battery, okay na rin nakabit na rin yung wirings. Tapos yun nga, breakers, this is for emergency. Yung sa emergency pa nasa-set kung anong mga electrical sangtot gagana during brownouts. So ito naman, kahapon, tinatry niyang patakbuhin ito. Nagka-counting problem. Hindi malaman kung ang problem ay with the inverter or with the limiter. So, ina-isolate pa. Kaya kailangan pong bumalik today to check. So, hindi pa busy na nagagamit ito. Ganun. So, ayan. Ito yung mga butas na nagawa. Ito. And then, ito. So, ito kailangan masilihan din yan. Wires na papunta ang net meter. So, ayun. Nagawa na nila, buo na nila to. So, naka-piping dapat as required by Meralco. So, yun yung magita niya. Piping. Binaba nila, pinagasa sa head, at inakyat, at pinasok dito. Yung nga lang, kailangan ayusin pa to kasi pag pumapasok, mawawala dito. So, kailangan ayusin pa nila yun. Paano ayusin? Sila nakakaalam. So, eto, iwan na expose to until such time na ma-approve na yung net metering, saka pwedeng isara to. Itong bakal. So, ayan, lahat yan. Going until sa net metering. And then, eto yung service entrance. Service entrance ng net metering to, yung smaller one. Service entrance ng Meralco. Ayan. So, ito kailangan natin i-close to feeling ko. Ito, same sa kabila. Until such time na makabit na. Kundi, mabasa. Masisira. So, ayan. So, i-request dito yung ano, change of name, relocation, and then, kailangan mo magawa yung dalawa bago ma-proceed sa net metering. Change of name, around 1 month daw. And then, relocation, dapat ready. So, ayan. And so far yung progress. Target was to deploy yesterday. Pero, nagka-problema ng konti. Hindi gumagana. may some problem. So actually, kinabit niya na yung limiter. Ito kung kasi yung limiter. Kinabit niya na sa itaas na yung limiter. Ang kulay puti doon. Kinabit niya yung limiter doon. Pero for some reason, parang wala daw, ano, wala siya naramdaman electrical. So limiter. So baka may problema yung limiter. Sa limiter may problema, ang hula ng installer. Or yung or yung inverter. So, ina-isolate pa ngayon. So, yun. Matagalan sila, sabi ng nag-install. Kasi typically, 3 to 4 days tapos na. Ito, ano na to, more than a week na. Yung tubo, nandiyan yung sa tubo niya, yung wiring. Bakit may tubo? Required ng Meralco. Bakal, di pwedeng PVC yung tubo. So, nasa loob yung ano, yung wiring. Lumakbay yung tubo hanggang dito. So, ayan. Open. Medyo makapal ng tubo. Open siya. So, dito ay pa-close. So, ayan. Definitely kaya pa-usin to. And then, ito yung nagawa nila mga previous days. So, ayan. So, ayan. Ayan ulit yung setup na nangyari. Medyo malinis sa mga ginawa. Mas malinis pa siguro ito kung magiging natin naka-close na. So, ito yung breaker.
Tinry din ang kabiting limiter dito kahapon sa Baker. Pero hindi masolve ang problem. Kaya nilabas din ngayon. Hindi pa rin masolve ang problem. Hopefully, completed siya today. Para mapatakbo na yung solar. May medyo malaking inverter, mapansin na. Kasi ito may gap sa wall. So tama din yan para makahinga. Tingnan natin ulit. Ito yung wirings niya. Medyo malinisan mo ng konting wirings. Pero pag tinakpan ito, mas mukhang malinis pa ito.